Tinatayang nasa 1.5 milyong piso ang halaga ng ari-arian ang natupok sa Tondo, Maynila kanina. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagkakasunog ng 5 bahay pero ang mga nasunugan naniniwalang sinadya raw ito. May news to go si Mav Gonzalez. Nasunog ang isang compound sa Gagalangin, Tondo sa Maynila mag-aalas 2 ng madaling araw. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis umakyat sa 5th alarma ang sunog. Ang mga residente, sinubukan pang tumulong mag-apula ng apoy. Yun nga lang, kapos naman ang kanilang fire hose at nabasa lang ang mga bumbero at media. Kaya naman ang iba, nakiusap na hayaang ipaubayan na lamang sa mga bumbero ang trabaho nila. Kalaunan, nag-away-away na ang mga residente. Pag-aari ng pamilya Elhera ang mga bahay na nasunog sa naturang compound. Ayon sa anak ng may-ari, na isa rin sa mga unang nakakita sa sunog, amoy LPG daw sa loob ng unang bahay na natupok. Pinapalayas na raw nila ang mga nakatira sa bahay na yon na kinilala lang bilang Bong, kaya naniniwala silang sinadya ang sunog. Pagpasok namin, ang lakas ng apoy, amoy LPG. Ang patunay ko lang, walang sunog na nag-umpisa sa malakas kung hindi sinadya. Nag-uumpisa yan sa mahina, mapapatay ng tao dahil ang tao rito hindi natutulog, puro gising. Maaga pa. Pinamakatibay na ebidensya, nasunugan ka, wala ka. Anong mga hindi nasunugan nandito? According sa kanya, pinapalayas na sila dahil hindi na nagbabayad. Tapos bigla nagkaroon ng away. At sa ngayon, dapat kung concern ka na nasunugan, dapat nandito ka. Kaya lang, pwede rin kasi mangyari noon na hindi naman sa imperes naman doon sa mga pinagbibintangan na baka natakot sila dahil sigurado kukuyugin sila ng mga tao. But on the part naman ng Bureau of Fire Protection, we still need to validate the information that has been broke out by the witness. Hanggang ngayon naman, pinaghahanap ng mga otoridad si Bong at ang asawa nito. Kung mapatunayang sinadya nila ang apoy, maaari silang kasuhan ng arson. Tinataya namang nasa 1.5 milyong piso ang halaga ng ari-ari ang tinupok ng apoy. Mav Gonzalez, GMA News.